na iglesia na senatorista. Kapag ka nag-isa lang sa Bina, yan ay under compulsion of law na tinatawag. Ibig sabihin, wala sa kapasahan niya kung siya'y mag-a-attend o hindi. Kapag ka nag-isa lang sa Bina, ang musgado man, ang senado, ang kongreso, obligado ang testigo na sundin at sundan ito. So, hindi ako kumakating sa kanyang sagot o sagot ng abogado niyang desisyon nila yan at call nila yan. Hindi nila call at desisyon yan kung nag-issue na lang sa PINA ang komite. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya ay mag-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila ay pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko warrant of arrest na yung pag-request ni Senator Risa. Sir, kaso ini-invoke nila, sir, yung parang traumatized daw and then parang mental health issues na. Katulad ng ibang dahilan o rason na may kinalaman sa kalusugan, kailangan magpresenta nila ng medical certificate na magbibigay ng sapat na dahilan para hindi dumalo sa pagdinig. Tinatanggap naman niya ng Senado kung ito'y may pasyan. And sir, kung wala daw po silang makuha ng private doctor? Kung walang makuha ang pribadong doktor, naduda ako doon, may doktor ang Senado na pwede silang magpatingin doon o pwede padala ng Senado para tingnan at tiyakin ang kalagayan ng kanyang kalusugan at na siya healthy nga ba o hindi na mag-attend ng hearing base man sa kanyang mental or physical state. Sir, yung pong arrest order, it's not necessarily that she will be detained here or does it follow po? Just to compel the attendance in the hearing. So, mangyayari yan, as soon as ma-arrest ko siya, parang ito yung kay Pastor Tibuloy. As soon as ma-arrest ko, mag-schedule agad ng hearing. Pero hindi naman agad-agad, baka ilang araw bago ma-schedule ng hearing. So, habang ini-schedule ng hearing, siya ay magiging under detention mo. SP, magpa-file na raw yung camp niya ng petition for certiorari para masettle yung propriety ng pag-attend sa hearing. Hindi raw kasi pwede yung pilitin padaluhin si Alice ko if that would only mean testifying against herself. Self-incriminatory, sir. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang desisyon na ng Korte Suprema kaugnay sa mga bagay tulad nito, ang sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ng sino mang testigo na mag-a-appear sa Senado man o sa Kongreso. Pero yung karapatan yan ay dapat i-invoke kapag may tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya. At hindi pwedeng gamitin dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Yan ang naging basehan at sinabi ng Korte Suprema sa mahaba at maraming desisyon sa nagda. Gagamitin niya yung mental health, traumatized siya. I-require ba ng select na magbigay siya ng medical certificate po? Pag gagamitin niya ay ang kalagayan ng kanyang kalusugan, syempre i-require ng Senado ang medical certificate. Gaya ng sabi ko, kung wala siyang makuha ng doktor, edi pwede magpadala ng doktor ang Senado para tiyakin at tingnan ang kanyang kalagayan medical, psychological man o pangatawan.